Sa edad na 34 ay kinukonsidera na ni Ted ang kanyang sarili bilang isang maswerte at matagumpay na tao. Siya ay head ng isang malaking kumpanya na nagbebenta ng components at spare parts para sa ilang types ng mga equipment. Nakatira siya sa dalawang palapag na apartment na nakalokasyon sa gitna ng syudad. Sadyang magandang buhay na papangarapin ng kahit na sino. Gayunpaman, syempre kahit papaano ay may kaakibat pa rin itong kapalit na siyang pumipigil sa ganap niyang kasiyahan. Ang lahat ng meron siya ngayon ay dahil sa kanyang biyanan na ama ni Allison. Alam ni Ted na bibihira sa isang tao na maabot ang ganun tagumpay sa kanyang edad kahit na gaano ka man kasikap. Si Ted ay pinanganak at lumaki sa labas ng syudad. Ang kanyang pamilya ay kinabibilangan ng isang ina na mag-isa lamang nagpapalaki kay Ted at nakakatanda niyang kapatid na naging tamad sa pag-aaral. Kumpara sa kanyang kuya, si Ted ay kinukonsidera na mas may alam at mas may kinabukasan sa hinaharap. Nagawang lumaki ni Ted nang walang tulong ng iba at hindi siya gaano nakapagbigay ng problema sa kanyang kabataan. Ninais niya makaalis sa matao nilang lugar, kaya naman sadyang nagsikap siya para magawa ito. Ang academic performance naman ni Ted ay sapat lamang, pero lumamang naman siya sa humanities at natural science. Ang kanyang ina ay sadyang nasa bingit ng kahirapan, kahit wala itong kakayanan na makapagbayad ng tutors. Bilang resulta, si Ted ay nahihirapan sa ilang subjects gaya ng algebra, geometry, physics at chemistry. Gayunpaman ay mas napili na lamang ni Ted na maging electrician at nagawang mag-enroll sa isang school para doon. Pero ang kanyang pag-aaral ay hindi naging maganda sa simula dahil lagi na lamang siyang nadidistract sa mga babaeng sa kanyang paligid. Nagagawa niya makipag-date sa mga babaeng halos kaparehas niya. Bata pa, malaya, hindi masyado nag-aalala sa mga bagay-bagay at may moral values na sinusunod. Madalas namang nagiging masaya si Ted sa kanyang mga nagiging kadate na kung minsan ay nakakapagplano na sila ng kasal at pagsisimula ng isang pamilya. Sa mga oras na ito, ang kuya ni Ted ay nakagawa naman ng isang seryosong krimen kung saan siya at ang mga barkada niya ay nagawang magnakaw sa isang appliance store na naging dahilan sa kanyang pagkakakulong. Sinubukan naman ng ina nila na tulungan ang panganay niyang anak sa puntong naiisipan na nitong ibenta ang kanyang maliit na apartment at gamitin ang kikitain kung sakali para makagawa ng maliit na studio sa isang lumang apartment sa hindi kalayuan. Ibinigay niya ang ilang natira sa pera sa abogado sa pag-asang makakapag-apila pa sila sa kaso. Pero hindi naman yun naging madali. Ang kuya ni Ted ay nanatili sa kulungan ng matagal at napagtanto na rin ni Ted na wala na siyang lugar pa para manatili sa kanilang tahanan. Si Ted sa edad na 10 ay kaagad na nagsimula sa pagtatrabaho. Tinatanggap ang anumang trabaho basta't kanya itong kakayanin. Nagagawa niya magbuhat ng mabibigat na crates ng mga prutas at gulay sa market para sa isang barya lamang. Nagawa niyang tumulong sa pag-angkat ng household chemicals hanggang sa pagpapasyal sa mga aso. Sa kabila ng kanyang pagbabalanse sa pagtatrabaho at pag-aaral, ang kanyang akademikong tagumpay ay mas lalo lamang na lumala. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ay nagawa naman niya makapagtapos ng pag-aaral. Si Ted ay nagawang makapagtrabaho kaagad sa isang lokal na enterprise. Bagamat hindi ganong kalaki ang sahod, lalo na sa isang novice specialist pa lang na gaya niya noon, ay sapat na yon para sa kanya. Ang problema ay dahil hindi na niya pwedeng magamit ang student's dormitory, kaya kinakailangan niyang maghanap ng sariling lugar na mauupahan. Kaya naman sa unang sahod ay agad na siyang nagrenta ng isang maliit na kwarto sa isang shared apartment. Ang natira naman sa kanyang pera ay mabilis din niyang nagastos. Ang bigla ang paggastos na ito ay naganap lamang ng isang beses. Sa sumunod ay mas nagagawa na niyang i-manage ang kanyang swaldo ng maayos at may talino. At nagsimula na sa pag-iipon. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, ay nahihirapan naman si Ted sa personal niyang buhay. Ang babaeng kanyang nagugustuhan ay pumayag lamang makipag-date sa kanya ng ilang beses at
bigla na lamang yung nahinto. Hindi na ito nagpapakita sa kanya at hindi na rin sumasagot pa sa kanyang tawag. Dahil sa pagkakaunawa ni Ted sa kanyang financial limitations, ay naunawaan niyang mahirap para sa isang gaya niya ang maabot ang ekspektasyon ng sinumang babae. Kaya niya lang makipag-date sa isang beses kada isang buwan, gayon din na bumili ng bulaklak, regalo na po pwedeng makapagpasaya sa babaeng kanyang nililigawan. O sadyang hindi pa niya talaga natatagpuan ang babaeng para sa kanya. Sa kadahilan ng ito ay nanatili si Ted sa pagiging single at nanatili itong ganoon sa loob ng 2 taon. Sa mga panahon na yon ay nakasanayan na ni Ted ang katotohanan na kaya niyang ibigay ang kanyang sariling pangangailangan, hindi lamang ang magkaroon ng lugar na matitirhan, kundi makabili din ng makakain, may susuot sa anumang klase ng panahon at ilang gamit na kanya mapaglilibangan. Nagkaroon pa ng ilang libreng oras para pasyalin ang maliit na mundong meron siya at maging masaya kahit na papaano. Gayon pa man ang lahat ay nagsimula na ring bumagsak sa hindi niya inaasahang bilis. Ang kumpanya ay bigla na lamang nag-collapse at nagsara. Dahilan para si Ted, gayon din ang ilan niyang mga kasamahan ay mawala ng trabaho at mapagkakakitaan. Nawala na sila ng income, nasasapat sana bilang pambayad sa kanilang rent at pagkain sa araw-araw. Si Ted ay nagsimula na namang mag-job hunting, pero ang swerte niya noon ay tila nawala na sa kanya ng tuluyan. Willing si Ted na mag-apply bilang electrician, pero mahirap kumita sa ganong profesyon na marami kang kakompetensya. Dagdag pa na maraming employers ang kinukonsinire siya na masyado siyang bata sa trabahong kanyang hinahanap, kaya hindi siya natatanggap ng mga ito. Sa katagalan ay natanggap lamang siya bilang helper. Nagawa niya magtrabaho doon sa loob ng 1 linggo hanggang sa makuha niyang kanyang sweldo. Pero imbis na ibigay sa kanya ang pera, ay nagawa na lamang siyang pangakuan na mababayaran din siya kaagad. Isang bagay na hindi inaasahan ni Ted dahil sadyang mahirap para sa kanyang madelay sa kanyang sahod na labis niyang kailangan. Isang araw, dala ang ilang barya lamang sa kanyang bulsa. Ay nagawang mamasyal muna ni Ted sa manyebeng parke. Nalilito sa kung anong kanyang gagawin. Halos wala na siyang pera na po pwede pang gastusin. Hindi pa rin kasi siya nasasahuran. Wala naman ding maitulong ang kanyang ina. Malinaw sa kanya ng kanyang problema ay para sa kanyang sarili lamang. Ni ang kanyang kuya ay hindi niya kinakausap tungkol sa kanyang problema. Habang si Ted ay malalim na nag-iisip, ay isang maliit na aso ang nagdaan sa kanya na may nakasukbit pang leash na kinakaladkad nito sa kanyang pagtakbo. Kapansin-pansin din kay Ted at pink na jacket na suot ng aso. Indikasyon na babae ang nagmamay-ari nito. Agad siyang nilampasan ng aso na sinundan niya ng tingin. Ilang sandali pa ay dumating na ang amo nito nang hindi niya kagad napapansin. Agad namang napatingin si Ted sa babaeng marahan na sa kanyang lumalapit at agad niyang napagtanto na ang babaeng yon sa unang tingin ay malayo sa kanyang liga. Mahahalata mo ang pagiging fashionista nito sa forma. Masyadong magara, mukhang mayaman na hindi magkaka-interes sa isang lalaking gaya niya, lalo na ang makipag-usap. Napaka-sexy ng babae at sadyang napakaganda at mas lalo itong nagiging malinaw sa kanyang paglapit. Malamang sa itsura ng babae, wala pa ito sa edad na 20 anyos. At sa hindi inaasahan ay, bigla itong nagsalita na sadyang ikinatrust ni Ted. Hello, may nakita ka bang aso na naka-pink na jacket? Nakawala siya sa akin eh, at nanakbo bigla. May pagkakalmang sambit ng babae. Si Ted naman syempre nais i-assist ang babae, patungo sa daan na siyang nilakaran ng aso. Ako nang bahala, hindi pa'y nakakalayo. Sasamahan na kita sa paghahanap ng aso mo. Hindi mo na itatanong may karanasan ako sa pakikipag-communicate sa mga aso. Ang babae naman na hindi na sumagot at napangiti na lamang ng bahagya. Sabay lakad na ni Ted, kasabay ang babae. Habang naghahanap pa hindi lamang ang aso ang pumupukaw sa atensyon ni Ted, kung hindi ang amo nito na sadyang hindi niya maalisan ang tingin sa bawat pagkakataon. Silang dalawa ay magkasamang nagmasid sa paligid para mahanap ang nawawalang aso. Ang magandang babae
ay naging tahimik lamang at maging si Ted din. Ang sitwasyon ay waring nagpasimula ng matinding koneksyon sa dalawa sa puntong hindi nila napapansin. Kahit na nahihirapan sila, ay naging masikap naman si Ted na mahanap ang nawawalang aso ng babae sa buong paligid ng parke. Umaasa na kapag nahanap na niya ang aso, ay magkakaroon na siya ng oportunidad na makausap ang babae at makilala. Ang idea ay ang matanong ni Ted ang phone number ng babae na kung hindi nito ibibigay at hindi na lang siya aasa pa. Ang aso, sa kabila ng kanilang masugid na paghahanap ay hindi pa rin nila makita. Kaya naman ang babae labis na kinakabahan at nangangamba para sa kanyang alaga. Huwag kang mag-alala, hahanapin natin ang aso mo, maging kalmado ka lang. Salamat, maayos naman natugon ng babae sabay hawi ng kanyang makintab at brown na buhok. Hindi ko rin kasi siya aso, kaya mas lalo ako natatakot at kinakabahan. Pinakiusapan lang ako ng isa kong kaibigan na igala yung aso niya. Kasi sasamahan niya muna yung boyfriend niya sa country club. Bawal kasi ang hayop doon. Kaya ayun, sa akin naiwan si Berta. Kaso nakatakbo siya sa akin. Hindi ko alam ang idadahilan ko sa kaibigan ko kapag nagkataon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hahanapin natin si Berta. Huwag ka nang kabahan. Sambit ni Ted para mapagaan ang loob ng babae. Sabay balik na sa kanyang masuring paghahanap. Inabot din ng kalahating oras ang dalawa sa paghahanap sa gilid ng mga damuhan, puno, bench pero wala pa rin nagiging resulta. Nawari mong bigla na lamang nawala ang aso na parang bula. Kaya naman sinubukan na ni Ted na magtanong sa mga taong maaaring nakakita sa aso pero wala din silang masabi. Pero waring ang swerte ay nakay Ted pa rin ng mga oras na yon dahil natanaw na niya ang aso na nakaupo lamang malapit sa fence na naghihiwalay sa parke at sa kalsada. Agad na nakbo si Ted para makuha ang aso. Iniwan muna niyang babae na sadyang natitigilan pa't natatahimik. Ang aso ay waring pagod na rin, kaya hindi na nahirapan pa si Ted na ito ay kunin at maibalik sa babae. Agad ipinasa ni Ted ang pagkakakarga ng aso papunta sa panandalian nitong tagapag-alaga. Ayan na si Berta. Si Ted ay wari namang napipi na matapos yun, hindi malaman ang kanyang sasabihin. Ayaw niya naman ding pakawalan ng sandaling makilalang babaeng nakapukaw ng kanyang puso sa isang tingin lang. Natatakot siyang hindi sumapat sa babaeng sa kanyang harapan dahil siya isang simpleng lalaki lamang na nagmula sa hindi maayos na pamilya. Maraming salamat, hindi lamang si Bertang niligtas mo, kundi ako din. Hindi mo alam kung gaano kamahal ng kaibigan ko tong aso niya. Miyembro na kasi ito ng kanilang pamilya. Sambit ng babae na medyo nakahinga na ng malalim habang kinakarga na si Berta. Si Ted ay sadyang nangangailangan ng matinding lakas ng loob at tapang para masabi lamang ang nais niyang sabihin. Ako nga pala si Ted. Pagpapakilala ni Ted sabay alok ng pakikipagkamay. Nakipagkamay din ang babae. Ikinagagal kong makilala ka. Ako nga pala si Allison. Salamat talaga Ted ha. Hindi ko alam ang gagawin ko kung hindi kita nakita. Napangiti naman sa kilig si Ted. Sa totoo lang, hindi naman tong unang beses na naghabol ako ng aso. Bakit? May aso ka ba? Sagot ni Allison habang nakatingin sa kanya ng seryoso. Imbis na sabihin wala siyang anumang alaga, ay nagsagawa at bumuo na lamang si Ted ng isang kwento tungkol sa isang aso na kanyang kaibigan na madalas din niyang ipinapasyal. Pilit na itinatago sa usapan ang kanyang mga naging trabaho dati. Napakabait mo sigurong lalaki, wika ni Allison habang kinakarga si Berta. Nais iparating ni Ted na wala silang pinagkaiba ni Allison sa maraming bagay. Ang pag-uusap ng dalawa sa hindi inaasahan ay nagpatuloy at naging casual. Isang bagay na labis ikinatuwa ni Ted sa puntong hindi lamang niya nakakausap ngayon ang babae kung hindi nagagawa na din siya nitong kilalanin. Si Allison ay hindi naman din nagpapakita na hindi pagkakomportable sa lalaking kanyang kinakausap. Sa kabila ng antas ng babae ay masarap pala itong kausap, tapat at hindi mapagmayabang sa anumang paraan o aspeto. Hindi din ito naiirita o nagmamadali na umalis.
Hindi alam ni Ted kung pasasalamat lang ba ito sa kanyang ginawa o ganito lamang talagang kanyang personalidad. Hinayag ng babae na siya'y nasa ika-apat na taon na sa universidad, nagsasanay para maging isang international lawyer. At nagiging masaya naman siya umano sa kanyang pag-aaral na ginagawa. Nagawa din niyang banggitin ang lalapit na winter vacation nila ng kanyang pamilya sa isang popular na ski resort. Para kay Ted, na hindi naman sanay na makapamasyal sa malalayong lugar, lalo na sa labas ng kanilang syudad at ibang bansa, ay sadyang namamangha sa magandang buhay na meron si Allison. Mas lalo lamang hindi magawang umasa ni Ted sa kabila ng lahat dahil na rin sa layo na pagitan nila ni Allison. Alam niya na ang mga sandaling iyon ay bunga lamang ng kanyang ginawa at malamang na hindi na maulit. Si Ted ay nagawa na rin magbahagi ng ilang detalye sa kanyang buhay. Nabanggit niya ng kanyang ina at kuya ay naninirahan sa magkaibang bahay at siya naman ay self-employed at nangungupahan lamang. Hindi inamin ni Ted ang pagkakakulong ng kanyang kapatid at ang pagkakawala niya ng trabaho. Kaya naman, nais niyang mapukaw muna ang atensyon ni Allison sa ibang bagay hanggat maaari. Maraming salamat talaga. Ang laki talaga ng naitulong mo sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi mo ako tinulungan. Salamat talaga, Ted. Gamit ang natitira pa niyang lakas ng loob ay nagawa pa ni Ted na ayain si Allison na makipagkitang muli. Oo, sige, walang problema. Ibibigay ko na lang sa iyong number ko at magmensahe ka na lang kung sana at anong oras mo ka namang palagay na sa itong si Berte. Salamat ulit ha. Paalam. Nagawa na ring magpaalam ni Allison at marahan nang umalis. Taglay ang matamis na pagngiti. Nais na paghandaan ni Ted ang susunod na pagkikita nila ni Allison. Mauuwi na sa isang maganda at maayos na date. Kahit nang pagkakaalam niya may kinalaman lamang sa asong kanilang pagkikita. Gayunpaman, ay sadya niya itong pinaghandaan. Agad na siyang naghanap ng mga magagandang damit na pupwede niyang maisuot. Sa puntong nagawa pa niyang bumili ng pabango para mas maging maliwalas sa kanyang panliligaw. Bago pa man makaalis ay tinitigan pa niya ng mabuti ang kanyang postura at ayos sa salamin. Pagkatapos ay naghanda na ng pera para makabili ng bulaklak at magiging panggastos niya sa cafe kung saan niya balak dalhin si Allison. Pero sa kabila ng kanyang paghahanda ay naisip niya rin na papaano kung niloloko lamang siya ni Allison. At hindi naman ito talaga magpakita. Nagsimulang pangunahan ang puso ni Ted ng pagdududa. Lalo't okay lamang ang nareply nito sa mensahe ng kanyang paanyaya. Sa lugar kung saan ninais ni Ted na sila'y magkita, ay matyaga siyang nag-abang at sa hindi nga katagalan, ay isang magandang babae ang dumating para sa kanya. Nakasuot na matingkad na pink na tracksuit na mas lalo pang nagpakita ng kanyang kagandahan na may kukumpara mo sa isang sariwang sibol ng rosas. Agad inalalay ni Ted sa pag-upo si Allison sa isang magandang pwesto sa cafe kung saan makakapag-usap sila ng maayos. Malapit sa bintana kung matatanaw nila ang malawak na parke. Sila ay nagawa pang magkakwentuhan at mas magkakilala pa tungkol sa kanya-kanya nilang hilig sa buhay. Siyempre, lalo na't may kinalaman sa pagkakaroon ng alagang hayop. Sadyang sinulit ni Ted ang pagkakataon na yon para mas makilala pa at mas mapalapit kay Allison. Matagal-tagal na rin ako hindi napapangiti ng ganito, sambit ni Allison na mahingiti. Maraming salamat sa iyo, masaya ako makasama ka. Matagal ko nang nadama ang ganitong pakiramdam. Waring kulang pa ang maghapon para maipahiwatig ni Ted kung gaano kaganda si Allison, kung ganito kasarap ang kasama, kung gaano siya katalino. At kung paano siya nito nagagawang maging masaya. Dahil sa mabilis na pagpapalagayan ng loob ng dalawa, ay naisip nilang sundan pang muli ang kanilang pagkikita. Sa tuwing kasama ni Allison ng aso na si Berta ay labis na ring nagiging malapit dito si Ted, na nagagawa na nilang maipasyal ito sa parke na magkasama, para lamang makapunta sa bawat oras ng lakad nila ni Allison. Ay maaga lang lumilisan si Ted sa kanyang part-time job dahilan para mabawasan ang kanyang sweldo. Pero wala talaga sa kanyang makakapigil. Masaya ang dalawa na makasamang isa't isa
na sa loob lamang ng halos isang linggo ay hindi na nila matiis ang hindi makita at magkapag-usap. Pero gaya ng sabi nila, kung minsan ang masasayang sandali ay natatapos din. Ang pag-stay kasi ng kaibigan ni Allison sa country club ay tapos na. Sa palagi ko, wala nang dahilan pa para magkita tayo. Mag-iingat ka palagi ha. Salamat sa lahat. Sambit ni Allison matapos maipaliwanag ang sitwasyon. Gusto mo ba ng sarili mong aso? Agad na tugon naman ni Ted. Si Allison naman ay natawa nang madinig yun. Hindi, base sa lifestyle na meron ako, hindi ako pwedeng magmay-ari ng aso. Nabanggit ko na ata sa'yo, diba? Kailangan kong tapusin muna ang semester ko at may plano kaming babakasyon ng aking magulang. Hindi ko naman kayang iwan ang alaga ko ng basta na lang, kaya sa puntong ito ay ayoko na muna ng alaga. Pinagbigyan ko lang talaga yung friend ko, habang may bakante pa ako mga araw. Si Ted ay marami pang nais na sabihin, nakahanda siyang magawa ng paraan ang sitwasyon sa anumang paraang posible. Dumating na rin sa puntong nais na niyang umamin sa kanyang nararamdaman. Pero hindi ito madaling gawin, sa harapan ng babaeng labis na nagpapahinto sa kanyang puso. Isang gabi, sa huling pagkikita umano ng dalawa, ay magkahawak kami silang namasyal habang minamasdan ang ganda ng mga bituin. Bago sila maghiwalay ng tuluyan, lalo't alam ng dalawa na maaring matagal o hindi na sila muling makapagkita pa. Nangako na lamang si Allison at Ted na lagi pa rin silang mag-uusap sa phone at may mensahe ang isa't isa. Bago matapos ang gabing iyon, ay nagawa pang makapagpaalam ng maayos ni Allison kay Ted na sadyang masaya naman sa kanya. Sa pagdaan ng ilang araw ay mas lalo lamang nasasabik si Ted sa kakatawag at kakamensahe. Nagagawa din namang tumugon ni Allison, sinasabing abala lamang siya sa pag-aaral. Nagawa naman itong muling ayain ni Ted, at sa hindi inaasahan ni Ted ay kagad naman itong sumang-ayon. At sa araw na yon, ay si Ted na ang naging pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Ang inakala nilang huli na ay nasundan pa na nasundan at naging regular na kung tutuusin. Kahit na wala silang napag-uusapan tungkol sa pag-ibig at kani-kanilang nararamdaman, ay masaya lang talaga sila sa tabi ng isa't isa. Marami na ring natutunan si Allison tungkol kay Ted. Ang kanyang tapat na kaibigan na masarap kausap ay determinado pa rin sa buhay sa kabila ng financial situation itong kinakaharap. Pero si Ted ay hindi din maitago ang kanyang nadarama dahil sa bawat tinging ginagawa niya kay Allison, sa bawat sandali ay halos napapatalon ang kanyang puso. Isang gabi noon, sa alanganing oras at pagkakataon, ay bigla na lang napatawag si Allison kay Ted. Natataranta na sobra. Ang binti ko'y nabali! Naiyak na smit ni Allison mula sa telepono. Ito ang unang pagkakataon na humingi si Allison ng tulong kay Ted. Kaya't hindi magawang palampasin ni Ted ang isang special na pagkakataon. Matapos mag-excuse at lumisan sa kanyang trabaho, mga kalahating oras ang makalipas ay nagawa na makarating ni Ted sa emergency room kung saan naisugot kagad si Allison mula sa universidad. Matapos masuri kagad na lagyan ng plaster cast ang binti ni Allison at napayuhang ingatan na magalaw masyado at mapuwersa ang kanyang binti. At para makauwi nagawa na munang umupa ni Allison ng isang cab. Pero matatagalan pa ito at nais na talaga niyang makauwi. Napagtanto ni Allison na hindi siya makakauwi ng apartment kung hindi siya hihingi ng tulong kay Ted. Kaya naman ito ang naging tagahatid niya simula noon habang siya ay nagpapagaling. Sa katagalan ay nagawa na rin kilalanin ni Ted ang mga magulang ni Allison. Napag-alaman ni Ted na ang ina ni Allison ng kanyang ina ay nagmamay-ari ng isang action center. Habang ang kanyang asawa naman ay nangunguna ng isang malaking firm. Nagresulta ito para mas lalo pang kabahan si Ted dahil baka hindi siya magustuhan ng mga magulang ni Allison. Kapag nalaman nila ang tunay niyang antas sa buhay na nalalayo sa kanila. Pero sa kanyang pagkasorpresa, ang imiting niya sa mga magulang ni Allison ay naging maayos. Ni hindi siya nakadinig ng kaunting pang-iinsulto sa kanila o ano paman. Sa halip ay labis pa silang nagpapasalamat sa pagtulong na ginawa ni Ted sa kanilang anak. Dahil sa pinsalang natamo ni Allison sa isang aktibidad,
ay hindi na nila alam kung makakapagpatuloy pa ito sa exam. Nagaganapin hanggang sa makalawa o makikiusap na lang sa universidad para maiurong ang exam para kay Allison bilang kompromiso na rin sa nangyari. Si Ted naman sa kabilang banda ay agad nag-alok ng kanyang tulong. Inalok agad ni Ted ang kanyang sarili para i-assist si Allison na siya na umano ang bahalang maghatid nito sa klase para makahabol sa exams at maaga na lamang magpapaliban sa kanyang sariling trabaho. Si Ted na rin umano ang magiging bantay ni Allison sa lahat ng oras at maging sa kanyang pag-uwi. Siyempre, sumang-ayon na rin kaagad ang magulang ni Allison sa alok ni Ted. Sadya namang gumaan kaagad ang loob nila kay Ted sa puntong nagagawa na nila itong mapagkatiwalaan. Sadyang malayo si inaasahan ni Ted ang lahat na naging ganap. Nasa kabila ng pagiging mayaman, nila Allison ay nanatili pa rin silang mapagkumbaba at mabuti sa iba. Masaya si Ted na makasama sila na mas lalo pang nakapagpadagdag ng kanyang kumpiyansa para aminin kay Allison ang kanyang nararamdaman kaysa turingan nila ngayon at pagpapakilala bilang magkaibigan lamang. Ang pagtitiwalang inilaan ng mga magulang ni Allison ay sobrang nagpalakas pa sa enerhiyang tinataglay ni Ted. Nagawa pa nga siyang maimbitahan ng magulang ni Allison na makasabay sila sa hapunan kinabukasan ng gabi. Pagsapit ng araw na yon ay naging relax lamang ang atmosfera ng paligid. Si Allison ang kanyang magulang at si Ted ay ganado lamang na nagkasalo-salo sa pagkainan habang nagkakwentuhan at nagkakatawanan. Dito na nagawang malaman ni Ted ang istorya ng ama ni Allison na siya umano ay dating isang ampon dahil sa talino at pagsisikap ay nagawang magkaroon ng maayos na buhay bandang huli. Ilang sandali pa, si Ted ay kaagad na nagbabahagi ng ilan niyang plano para kay Allison sa hinaharap. Nagpaplano na wari mong ganap na silang magkasintahan. Ang ama't ina ni Allison na nagmula din naman sa hirap dati ay malaki ang tiwala kay Ted na malayo rin ang kanya mararating. Nang dahil sa gumagaling pa lamang na kalagayan ni Allison ay ang kanyang pamilya na lang ang natuloy sa planong pagbabakasyon. Simula naman din na naaksidente si Allison ay talagang hindi na ito makakasama pa. Ipinagkatiwala na lamang ng mga magulang ni Allison kay Ted ang kaligtasan ng kanilang anak. Simula ng araw na yon ay mas lalo pang naging malapit si Ted at Allison. Magkasama silang nanonood ng movies, kumakain ng pizza, naglalaro ng board games at nangangarap. Sa madaling salita ay mas nagiging masaya pa ngayon si Allison sa piling ni Ted, higit kaysa noon dahil sa nararanasan niyang wagas na pag-aalaga at pagmamahal. Sa unang linggo ng pagkakawala, ng magulang ni Allison ay nanatili kay Ted ang kanyang mataas na pagrespeto sa babaeng kanyang nagugustuhan at alam niyang kailangan niyang pakaingatan. Ang tiwalang inaatang sa kanyang balikat. Sa gabing yon ay nagawang makapag-usap ni Ted at ni Allison ng seryoso at masinsinan. Dito na nagawang aminin ni Ted ang kanyang tunay na nararamdaman na nasa puso niya nang una pa lamang silang magkita sa parke. Labis na kinakabahan si Ted. Hindi niya alam kung ano magiging sagot at reaksyon ni Allison ng mga sandaling yon dahil pupwede nakikita lamang ni Allison ang pagsasamahan nilang dalawa bilang pagkakaibigan lamang dahil ito lang ang kanyang inaakala. Pero si Allison ay diretsuhang tumitik sa kanya gamit ang nangingintab pa nitong mga mata. Gaya niya ay umamin din ito ng kanyang nararamdaman para kay Ted. At ng mga oras na yon, si Ted nang naging pinakamasayang lalaki sa buong mundo matapos malamang mahal din siya ng babaeng kanyang nais mahalin. Ilang sandali pa ay nagawa ng dalawa ang magyakapan ng mahigpit at magkatabing pinalipas ang gabi dala ang kanilang mga pinaplano at pinapangarap sa hinaharap. Dahil dito ay nagawa pang maging romantiko ni Ted kay Allison, mas lalo niya pinatunayan ang kanyang pag-ibig hanggang sa ganap na silang naikasal sa buwan ng Enero at labis namang naliligayahan si Ted at nasasabik na magkaroon ng sariling pamilya. Sadyang hindi lamang matulungan si Ted ng kanyang biyanan dahil sa kakulangan ng kaalaman nito sa paghahandal ng isang negosyo. Gayunpaman, sa kabila ng kakulangan niya sa kaalaman,
karunungan at karanasan. Naniniwala pa rin ang ama ni Allison na malayo pa rin ang mararating ng kanyang manugang. Sa makalipas na ilang buwan, ay ganap na napagkatiwalaan si Ted bilang head ng isa sa kumpanya, bilang isang wala pang gaanong karanasan na espesyalista. Siya naman ay nagagawang gabayan ng isang advisor na may malawak na kasanayan sa field. Ang kanyang mentor ang nagsisilbing gabay ni Ted sa bawat pagdedesisyon na kanyang ginagawa. Lalo't ang unang buwan ni Ted sa kanyang posisyon ay sadyang naging mahirap. Pero dahil sa dedikasyon ni Ted na matuti-unti-unti na rin niyang nakakasanayan ang lahat, kung dati nahihirapan si Ted sa mahihirap at maduduming trabaho, ngayon ay nagtatrabaho na siya sa malawak, malinis at maliwanag na opisinang nakaka-air condition at may coffee machine. Hindi na niya kailangang mamroblema nang ibabayad sa upa ng bahay at makakain gaya ng dati. Kada tapos sa opisina ay sasalubungin na siya ng kanyang mapagmahal na asawa sa kanyang pag-uwi. Kaya't ano pa bang mahihiling ni Ted? Ang makasamang maganda niyang asawa sa isang malawak na apartment niniregalo sa kanilang kasal ay maikukumpara mo sa isang natupad na pangarap. Mas madalas nang nagkasama ang dalawang nagmamahalan. Si Allison ay nagbalik sa kanyang pag-aaral, habang si Ted naman ay mas nagsusumika pa sa kanyang trabaho. Masaya sila sa pili ng bawat isa at labis ng kontento. Bago matapos ang huli niyang taon sa universidad, ay ganap na ngang nabuntis si Allison. Habang si Ted ay patuloy lamang na nag-iipon ng kanyang karanasan at karunungan sa bawat araw ng kanyang propesyon. Ikinatuwa ng dalawa ang nalalapit nilang pagiging magulang, kaya naman labis na nilang pinaghahandaan ang lahat para sa susunod na henerasyon ng kanilang pamilya. Nasasabik na si Ted na maging isang ama at sumuporta sa kanyang anak sa paraang noon ay hindi niya naranasan. Ang una nilang anak ay babae at nagawa namang ipadama ni Ted ang kanyang wagas na pagmamahal sa kanilang munting prinsesa. Pero syempre, kung siyang tatanungin sana, ay lalaki ang kanyang inaasahan. Nais niya sanang magpalaki ng isang lalaking anak na siyang maglalarawan sa kanyang sarili. Ang anak na babae ni Ted ay kamukhang kamukha ni Allison. Mula sa magaganda nitong gray na mga mata, magandang ngiti at malalim na dimple sa pisngi. Ang magkaroon ng anak sa isang bubong ay mas naging komplikado sa kanilang inaasahan. Si Allison ang madalas na iiwan para sa pag-aasikaso ng bata. Kaya pakiramdam ni Ted ay wala na siyang masyadong nagagawa bilang isang ama. Gaya ng ibang batang ama ay naibuboost lamang ni Ted ang kanyang sarili sa pagtatrabaho dahil yun din ang pinaka-responsibilidad niya bilang haligi ng kanilang tahanan. Kada uuwi siya ay naaabutan na niya si Allison na pinapatulog na ang kanilang anak. Si Allison ang siyang naiiwan hindi lamang para mag-asikaso ng bata, kundi para magsagawa din ng lahat ng gawaing bahay. Masaya naman si Ted na sa kabila ng pagod at hirap na napagdaraanan ng kanyang asawa ay hindi ito nagrareklamo ni minsan sa kanyang magulang. Ayaw niyang iasa sa iba ang pag-aalaga ng kanilang nag-iisang anak, kaya't sinatsaga niya talagang lahat ng walang pagod. Ang balita tungkol sa pagkakaroon ni Ted ng magandang buhay at pamilya ay napag-alaman na rin ng kanyang ina. Bilang ina ni Ted ay naisana ng ina ni Ted na makibahagi sa yaman ng kanyang manugang. Nagagawa ng mapadalaw ng ina ni Ted sa apartment na mag-asawa, paminsan-minsan kung saan wala itong ginagawa kundi ang humingi ng pera sa kanyang manugang na nahihiya namang hindi mag-abot. Dagdag pa na maging si Ted ay tinatawagan madalas ng kanyang ina para humingi ng karagdagan pang financial na tulong. Madalas ang dinadahilan ng ina ni Ted ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanya na ring panganay na anak na siyang kakalaya rin lang sa kulungan. Nakatira na umano ito sa kanya at nahihirapang makahanap ng trabaho bilang isang convict. Walang ginawa kundi ang mag-inom buong gabi at magsayang ng panahon. Noong una'y wala namang problema para kay Ted ang makapagbigay ng tulong sa kanyang ina at kuya. Pero nagbago na lang bigla ang kanyang pananaw. Nagdadalawang isip na rin siyang tulungan ng isang tao na ayaw naman din tulungan ng kanyang sarili.
Ang emosyonal na panggigipit naman ng kanyang ina at ang pagmamanipula nito ay wala namang naiambag sa kanyang pagkakaayos sa buhay. Para kay Ted ay mas dapat niyang isipin ang kinabukasan ng kanyang asawa at anak. Hindi pa rin nawawala sa pagnanais ni Ted ang magkaroon ng lalaking anak. Pero dahil sa nasesaryan si Allison, sa una niyang anak ay pinayuhan sila ng doktor na huwag na munang mag-anak hanggat kaya. Sadyang nababaliw si Ted sa pagkakaroon ng isang anak na lalaki, isang tagapagmana at magbibiging mana sa kanyang apelyido. Sa puntong sa tuwing nakikita niyang iba niyang kaibigan, kasama ang mga nilang lalaki ay hindi niya maiwasan ng mainggit sa kabila ng pagkakaperpekto ng kanyang buhay pamilya. Sa kabila ng oras na humahadlang sa pagsasama ng dalawa, gawa ng trabaho at ilan pang mga gawain, ay nagagawa pa rin namang nadidiskartihan ng lahat para mabigyang atensyon ang isa't isa. Nagagawa pa rin ni Allison na asikasuhin ng kanyang asawa, alagaan, paglutuan ng makakain at marami pang iba. Ang ama ni Allison na si Mr. Smulders at ang kanyang ina na si Alina ay labis na nagtataka sa kanilang anak kung bakit hindi ito interesado sa pagkakaroon ng lalaking anak. Nangako din naman si Allison na makakagawa pa naman sila ni Ted muli basta't mapadalaga na nila ang kanilang anak. Makalipas ang 2 taon ay ganap na nagbuntis muli si Allison sa panahong hindi inaasahan. Naging pabaya ang mag-asawa at hindi napigilan ang bugso ng kanilang damdamin. Nagawang aminin ni Allison ang magandang balitang ito sa kanyang asawa dala ang isang positive pregnancy test. Sa sobrang saya ni Ted ay hindi siya makapaniwala habang naglulundag sa tuwa. Pero para makasigurado ay nais niya itong maipa-ultrasound at agad-agad kung kailan pwede na. Gaya ng isang batang nag-aabang ng regalo sa Pasko, ay sadyang nangangarap si Ted na magkaroon ng anak na lalaki. Ni hindi na niya ma-imagine sa kanyang isip ang magkaroon pa ng karagdagang babaeng anak. Gayunpaman ang 2nd ultrasound ng unang naisagawa ay sadyang nagpakaba sa mag-asawa. Ang baby naman nila ay nagawang tumalikod sa ultrasound, nakaipit ang mga binti na parang nagpapamisteryoso pa. Agad sinaliksik ni Ted sa internet ang ganong behavior ng baby sa sinapupunan at sinabi common naman ito sa mga lalaki, lalo na sa span ng 2 linggo pataas. Pero si Allison na magpapa-ultrasound sa ibang doktor ay sinabi sa kanyang babaeng muli ang kanyang pinagbubuntis. Ang pagkadismaya ni Ted ay sadyang nangingibabaw, namutla na lamang sa labis na pagkairita. Si Allison naman ay hindi mawari ang dinarama ng kanyang asawa. Para sa kanya'y dapat maging masaya na lamang ito kung ano man ang kanilang magiging anak. Pero labis pa rin siyang naaawa dito at mas lalo pang nakadagdag sa pagkainis ni Ted nang malaman niyang lalaki ang magiging anak ng kanyang kuya sa bago nitong naging kasintahan na kasabayan lamang ng kanyang asawa sa pagbubuntis. Napag-alaman niya ang balitang ito sa kanyang ina. Kaya naman nagawa ng kumapit sa patalim ni Ted sa isang idea na kanyang naisip. Siya ay kagad na tumawag sa kanyang ina. Alam kong walang kakayanan si kuya para bumuhay ng anak. Ako, kaya ko. Kailangan ko siyang makausap. Ang pagkakaunawa na hindi naman siya magkakaroon ng lalaking anak ay labis na nagpapabagabag sa kanyang isip. Kahit pa halos na sa kanya na ang lahat. Magandang asawa, malusog na anak na babae, bagong isisilang pang-anak, pera, magandang antas sa buhay, maayos na bahay, pero sadyang hindi pa rin sapat para siya'y mapaligaya. Si Ted ay sadyang nais magkaanak na lalaki, sa puntong nais na niya sanang bumili ng mga laruan pang lalaki noong una, pero labis siyang nabigo. Ang mga magulang ni Allison ay napailing na lamang at wala na ring nagawa kung hindi ang umasa na lamang muli sa susunod. Sa loob ng ilang araw ng malalim na pag-iisip, ay bigla na lamang nag-ring ang phone ni Ted. Agad niya itong sinagot habang hawak ang isang bote ng alak na siya na lamang nagpapagaan ng kanyang pag-iisip. Pero kahit napapaano'y masaya pa rin naman siya at nasasabik sa paglabas ng ikilawa niyang magiging prinsesa. Sino to? Ako ito, si Brian. O kuya, napatawag ka. Nasabi na ba ni mama sa'yo? Oo, ano bang balak mo? Anak kong pinag-uusapan natin at hindi ito magugustuhan ng asawa ko.
baka makaapekto ito sa kanyang dinadala. Ganito lang yan eh, $300,000. Total, hindi mo pa naman napapa-ultrasound ang asawa mo dahil wala kang pera. Hayaan mo nang ganun, atin-atin na lang ito. Dahil masyado pang maaga ang naging result na ikalawang ultrasound ng asawa ko, ay madali ko pang mamanipula ang lahat. Nagawang planuhin ni Ted na makipagpalit ng anak sa kanyang kuya, kapalit ng pera at lahat ng gagastusin ito sa check-ups at pangangailangan na nagbubuntis ng asawa para masigurado ang kaligtasan ng anak nitong lalaki. May nakausap na rin si Ted na private doctor na siyang mag-check-up sa asawa ng kanyang kuya para ang lahat ay maging maayos at walang problema. Maging ang mismong hospital kung saan dadalhin ni Brian ang kanyang asawa ay kanila na rin napag-usapan. Sadyang ang lahat ay naplano ng magkapatid ng maayos at si Brian naman hindi nakatanggi dahil sa alok ni Ted ng malaking pera. Alam ni Ted na hindi siya mapapatawad ni Allison sa kanyang gagawin pero nakahanda siyang subukan pa rin ang kanyang plano. Makalipas ang ilang buwan sa pagsapit ng kabuanan ni Allison, ay mas nauna ito ng isang araw bago kay Jessica na siyang asawa ni Brian. Bago pa man ang lahat ay nagawa na ni Ted na manipulahin ang lahat. Mula sa doktor na gaganap sa operasyon ng kanyang asawa, mula sa nurse na maghahawak ng bata, ay kanya na nakatransaksyon kapalit ng malaking halaga. Gaya ni Allison, ay nasesaryan din si Jessica, kaya matapos manganak ay wala na itong kamalay-malay sa mga nangyayari. Pagkamulat ni Allison, ay napagmasdan niyang lalaki ng kanyang baby, na labis niyang ikinataka. Sinabi na lamang sa kanya ng doktor na madalas talagang mangyari ang ganong insidente sa ikalawang hanggang ikatlong linggo ng pagpapa-ultrasound kung kailan papadevelop pa lamang ang bata at hindi pa malinaw ang lahat. Sumakay naman din si Allison sa pagdadahilan ng doktor at nanahimik na lamang. Pero sadyang hindi niya nararamdaman ang pagiging ina niya sa bata na naramdaman niya noon sa panganay nilang anak. Sa kabilang banda ay masayang masaya si Brian at ang kanyang asawa na sila'y ganap ng mga magulang. Dagdag pa't naiabot na rin ni Ted sa kanyang kuya ang perang kanyang ipinangako. Makalipas ang ilang linggo matapos ang lahat ay naging normal naman at walang problema. Si Allison ay sinantabi na lamang din ang kanyang pagdududa at nagpakainan na lamang sa dalawa niyang anak. Habang si Ted ay mas naging masaya ngayon at mas dedikado pa sa trabaho. Maging ang magulang ni Allison, sa kabila din ng kanilang pagtataka ay labis na naging masaya. Pero gaya na sabi nila ay walang sekreto na hindi nabubunyag. Isang araw ay biglang dumating sa Jessica sa opisina ni Ted para mag-apply bilang sekretarya. May alam na ito tungkol sa mga nangyari at nangangailangan ng masigit pa. Nagawa umano ni Brian ang mang babae at iwan ang mag-ina na hindi na nakapagtataka base sa ugali nito. Kaya't wala siyang magagawa ngayon kung hindi gamitin ang kanyang nalalaman para mabuhay. Hindi rin naman nanaisin ni Allison na malaman ang lahat lalo na't may nangyaring masama sa tunay niyang anak. Nagawang tanggapin ni Ted sa Jessica bilang kanyang bagong sekretarya at simula noon ay palagi na silang nagkakasama. Sa bawat sandali at pagkakataon sa loob at labas ng opisina. Lingid sa kaalaman ni Ted na may ibang plano pala si Jessica na higit pa sa kanyang inaakala. Nagawang akitin ni Jessica si Ted sa lahat ng paraang posible at wala namang magawa si Ted para ito paalisin. Para hindi mabuko sa kanyang kamalian, ay wala siyang magawa kung hindi ang sumakay na lamang hanggang sa makagawa na si Ted ng isang kasalanan nang hindi na niya natiis pa ang kanyang sarili. Naging kontrolado ni Jessica si Ted lalo na't hanggang sa pag-uwi nito. Lalo na nagkabalikan na si Jessica at Brian, mas nagagawa pa siya nitong perahan pa ng perahan. Bukod sa napapansin na ni Allison ang madalas na pag-uwi ng kanyang asawa ng alanganin at kakaibang amoy ng mga kasuotan nito, ay pinilit niyang hindi magduda. Hanggang sa mapansin ng kanyang ama ang tila malaking perang unti-unti nang nawawala sa kanilang kumpanya na kailanman ay hindi nangyari. Dahilan para magpaimbestigahan niya kung ano man ang nangyayari at hindi naman ito naging mahirap. Mabilis na tukoy ng investigador kung sino naglalabas ng pera sa kumpanya at sa kung kanino ito na ipapadala.
at ang kaalamang ito ay labis na ikinagulat ni Mr. Smulders. Pero hindi na muna siya gumawa ng aksyon. Ninais niya munang malaman ito ng kanyang anak na wala nang nagawa kundi ang mapaluha na lamang. Isang beses ay kagad sinurpresa ni Allison ang kanyang asawa sa opisina. At gaya ng inaasahan ay naabutan na kinakandungan pa ng kanyang bagong sekretarya na siyang pinagbibigyan nito ng malaking pera. Pera na ninanakaw ni Ted mula sa kanyang magulang. Allison, magpapaliwanag ako. Si Jessica naman ay hindi nagpatinag, lalo na nang akma itong susugurin ni Allison. Diyan ka lang. Pigilan mo to, Ted, kung ayaw mo sabihin ko sekretong ayaw mong malaman ng iyong asawa. Si Ted ay sadyang namutla at pinagpawisan ng todo. Ano yun? Ano yung ibig niya sabihin, Ted? Sabihin mo na ko hindi ay papakulong ko kayong dalawa. Sisiguraduhin ko mabubulo kayo sa kulungan. Kung ganun lang din naman, sige, total na karami na din naman ako. Ang anak mo ay hindi mo anak. Anak yan namin ni Brian, ang kuya ni Ted. Nagawang manipulahin ang iyong asawa't ng mga doktor doon, kapalit na malaking halaga na hindi niya nalalaman. Dahil na rin sa laki ng iyong pagtitiwala kay Ted, kaya niya kayo naloko at nagawa niyang bayaran ng kuya niya ng $300,000. Para sa ambisyon niya magkaroon ng anak na tagapagmana, nagawa niyang isakripisyon tunay mong anak na babae na nasa pangangalaga ko ngayon habang ang anak ko naman ay nabubuhay ng marangya sa iyong pangangalaga. Si Allison ay sadyang natigilan kaagad at umalis na't hindi na siya nagawang habulin pa ni Ted na natulala na lamang at labis na natutuliro. Dumiretso si Allison pa uwi para kunin lamang ang dalawang bata. Sabay punta nito sa mansyon ng kanyang mga magulang para sabihin ang rebelasyong kanyang nalaman. Maya-maya pa, matapos mapagtanto ni Ted na wala sa apartment nila ang kanyang pamilya, ay dumiretso na rin ito sa mansyon ng kanyang mga biyanan. Doon, sa galit ay nagawa siyang masapak ng ama ni Allison. Nagawa siyang ipagtabuyan sa mansyon na para kung sino lang. Pero lakas loob din naman siyang kinumpronta ni Allison. Ang lakas naman ng loob mo. Bukas na bukas din ay sisiguraduhin kong mababawi ang aking anak sa legal na paraan. Maging ang ospital ay idadami ko sa ginawa mong kasalanan. Maituwid ko lang ang ginawa mo. Napakasama mo. Hindi ka makapaghintay. Anong klaseng ama ka na magagawa mong ipagpalit ang walang muwang mo anak para sa pansarili mong pangangailangan? Hindi na hinayaan ni Allison na makapagpaliwanag pa si Ted. Sa halip ay kanya na lamang itong pinaalis ng tuluyan. Hindi na rin hinayaan pa ni Allison na malabas ng mga bata ang kanilang ama habang papaalis ito. Ayoko na magbabalik ka pa. Hindi kita kailangan. Nagpapasalamat na lang ako sa Diyos at nalaman ko ito ng maaga. Ilang araw ang makalipas matapos makalap ang lahat ng legal na dokumento ay nagawang mabawi ni Allison ang tunay niyang anak habang ang batang anak ni Brian at Jessica ay napunta naman sa orphanage. Matapos mapag-alaman na parehas ng nalulong sa bisyo ang kanyang magbulang. Si Ted ay bumalik na muli sa poder ng kanyang ina. Magbabawi na lamang ng kanyang kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalaga dito. Wala na siyang mababalikan pa at ang pagiging ganid niya sa buhay ang siyang naglagay sa kanya sa hindi magandang kalagayan. Si Allison, sa kabila na nangyari nagawa na ring magpatawad, pero hindi pa rin niya matatanggap si Ted sa kanyang buhay ng ganun kabilis. Nagpapasalamat na lamang siya sa Diyos na dahil sa kapabayaan ng kanyang asawa, ay agad niyang napag-alaman ng lahat ng mas maaga. Dahil kung nagtagal pa ang panlulokong ginagawa ni Ted, ay maaring mas naging malala pa ang lahat. Sa puntong maging malabo na itong maayos. Si Mr. Smulders ay nadidismaya panlalo dahil sa kabila ng pagiging mabuting bata na nagawa niyang sanayin para maging isang ganap na matagumpay na personalidad, ay nagawa pa rin niyang maibagsak ang kanyang sarili. Pero sadyang nangyari na ang lahat at ang masamang gawain ay laging may hindi magandang kapalit. Sa presensya ng paraang hindi mo inaakala na kung kailan alam mong maayos ang lahat ay saka pa pala guguho ang iyong mundo. Nang dahil lamang sa isang malaki at mabigat na pagkakamali. Makalipas ang isang dekada matapos mawalan si Ted ng isang ina at makulong muli ang kanyang kapatid ay nagawa na ni Ted na balikan ng kanyang asawa na agad na rin siyang napatawad ng tuluyan at natanggap muli.
Si Ted ay lumuluhod at nagmamakaawa ng kapatawaran sa kanyang pamilya. Bilang ganti ay nagawa naman siyang yakapin ng kanyang dalawang anak. Pinapatawad na kita para sa mga bata ay nais ko mabuong muli ang ating pamilya. Si Ted ay napayakap na lamang sa kanyang asawa at simula noon ay bumalik na ang masaya nilang pagsasama higit pa kaysa sa dati.